place. And your heart tell love me with happiness and joy. Okay. Okay. Hello, coaches and watchers. Okay. So, for this Facebook Live, I wanna talk to you about the reasons kung bakit hindi ka kumikita sa iWatch.ph business mo. Siguro, let's just wait for at least 10 people before tayo mag-start sa Facebook Live na to. So, nasa 8 million na tayo. We're now 8 million viewers. So, hi coach! Hi coach Sheila! Okay, hi coach Michelle! Hi coach Michelle Cuatno Morales. Good morning po sa inyo. Hi coach Sheila! Ito si coach Sheila. Siya yung isa sa team leader ng Team 1, one of the sub-teams under Team Alpha. So, good morning sa'yo, coach. Okay. So, we're now 11 sa Facebook Live na to. So, let's start this Facebook Live. So, as you may have read this sa description ng Facebook Live na to, we'll be talking about reasons kung bakit hindi ka kumikita sa iWatch.ph business mo. Okay. So, yun ang coaches. Before you start in any venture, sa case naman natin, in business, it is very important na meron tayong, you know, sense of responsibility and commitment. Sense of responsibility and commitment. In this way kasi, nagkakaroon tayo ng accountability sa mga actions and decisions natin, specifically sa business natin. Now, let's talk about having a sense of responsibility. Isa to sa mga business values na wala sa karamihan ng mga iWatchers, yung sense of responsibility. Many iWatchers have this attitude of blame, wherein sinisisi nila sa mga uplines nila or sa company yung reason kung bakit hindi sila kumikita sa business nila. And I want to clear this out to you coaches. Hindi kasalanan ng upline or ng company kung bakit hindi ka kumikita sa business mo. The moment na nag-open ka ng iWatch account mo, nag-open ka na rin ng sarili mong negosyo. So kung ano man yung mangyari sa negosyo mo, kasalanan mo yon. You have yourself to blame that for. Hindi kasalanan ng upline mo or ng kahit na sino sa paligid mo kung bakit hindi ka kumikita. You know, kung kumita ka man, malaki man yan or maliit, kasalanan mo yon. Hindi mo isisisi sa ibang tao kung kumita ka na sa negosyo mo. You know, sinipagan mo, naging consistent ka sa pagmamarket ng negosyo mo, kaya ka kumita. And you have yourself to thank that for. No? Now, this should be the same naman kapag hindi ka kumita sa negosyo mo. Baka kasi naging tamad ka, or wala kang tiwala sa negosyo, you don't trust the process, kaya hindi ka kumikita. Now, dapat mo bang isisi sa company or sa upline mo kung bakit tamad ka? Dapat mo ba isisi sa company or sa upline mo kung bakit wala kang tiwala sa negosyo? Or kung bakit feeling busy ka kaya wala ka ng time sa negosyo? You know, these are personal things. Now, you have yourself to blame kung bakit tamad ka or kung bakit wala ka ng time sa negosyo or kung bakit wala kang tiwala sa negosyo. You know, think about it, coaches. There could also be other factors affecting why hindi ka kumikita sa negosyo mo. First could be, hindi mo inaaral yung business processes natin. Okay? Super daming video tutorials out there na tinuturo yung mga leaders natin sa business, yung mismo yung company, yung CEO natin, yung mga leaders natin, and they are all for free, available yan on all social media platforms. Pero kasi nga hindi mo inaaral yung mga business processes natin, you don't take time to watch and learn them. You know, coaches, the first step
in mastering something is actually having that willingness to learn. Kung gusto mo talaga kumita sa negosyo, dapat willing ka mag-start from scratch. Dapat willing ka mag-take ng time para panoorin yung mga video tutorials natin. Dapat willing ka mag-attend ng mga trainings natin and dapat willing ka matuto. You know, willing ka matuto. Kasi how will you do the business kung wala kang alam? Okay? How will you do the business kung wala kang alam? Second reason kung bakit hindi ka kumikita sa iWatch.ph business mo. Akala mo kasi, easy money lang ang kitaan sa business. No, let me tell you this, coaches. Hindi po easy money ang pag-earn sa iWatch.ph. Just like any other forms of business, any other ways to earn, need mo po trabahuhin yung business before ka kumita. Need mo po mag-post sa timeline mo, mag-share to 30 or more Facebook groups daily, magsagot ng mga inquiries, and eventually, sagupain ang mga rejections dahil dyan kakikita. Dyan kakikita sa mga rejections. Kung hindi mo gagawin yung mga yan, don't expect nakikita kasi negosyo mo. Okay? Huwag ka matakot mag-post sa timeline mo. You know, coaches, huwag ka matakot mag-post sa timeline mo. Huwag ka matakot palaman ng mga tao na may negosyo ka. Paano malalaman ng mga tao na may opportunity kang ino-offer na makakatulong sa kanila financially kung hindi ka magpo-post, kung hindi nila alam, kung hindi sila informed? Huwag ka matakot sa mga rejections. That's part of doing business. You know, diyan kakikita sa mga rejections na yan. Yung mga rejections na yan, kumbaga, yan dapat ang magiging driving mechanism mo to further do the business. Kasi nga, ipuprove mo sa kanila na yayaman ka kahit ayawan kanila. Ipuprove mo sa kanila nakikita ka kahit hindian kanila. And you are not sorry na hindi sila sumali sa business mo. You know, diyan kakikita sa mga rejections. Third reason kung bakit hindi ka kumikita sa iWatch.ph business mo, hindi ka consistent. And when I say consistency, you do what you do sa business mo on a regular basis. Like for example, you make them a habit, yung mga routine mo, daily sa iWatch.ph business mo. You make them a part of your daily routine. And when you do these things on a regular basis, you tend to enjoy them. Diba? Kung ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo on a regular basis, at one point, ini-enjoy mo sila. You know? A key to enjoy these things na ginagawa mo, hindi ka nag-i-expect something in return for the efforts that you put up. You know, mas nagiging exciting and fulfilling kapag nagkaka-result ka, kapag ganun yung thinking mo. Sa lahat ng ginagawa mo sa business mo, you don't expect something big or something grand as a result of what you do. Doon siya nagiging mas exciting, doon siya nagiging mas fulfilling. You know, kaya dapat palagi yung ganun yung feeling mo kapag ginagawa mo yung business mo. This is one of the mindset na dapat meron kayo, coaches. Yung thinking na hindi ka nag-expect something in return sa mga ginagawa mo. No? Yung thinking mo, your thinking when doing your business should be, okay, magpo-post ako ng ganito para makahanap ako ng 10,000 prospects na hopefully sana sumali sa business ko at matulungan ko kumita. Or, pwede naman, okay, magpo-post ako ng ganito, hopefully after 5 years, kumita na ako ng millions sa business ko. You know, dapat forward thinking ka. Hindi mo ginagawa yung mga ginagawa mo sa business mo for the sake na for the sake of you know, gusto mo kumita ng ganito kalaking amount. Yung thinking mo should be long term. Yung dapat aspiring ka, hoping ka na makakatulong sa iyo yung business mo na maging successful in the future. You know, 'di ba? Ang sarap ng ganong feeling. Okay. Fourth reason kung bakit hindi ka kumikita sa iWatch.ph business mo, impatience. You know, impatience. Kasi nga akala mo easy money lang yung iWatch.ph and you expect na mabilis yung result, and kapag hindi mo na-achieve yung expectations mo, magagalit at magwawala ka sa social media. You know, sisisihin mo yung upline mo, sisisihin mo yung company. You know, that's a sign of being impatient. Hindi ka marunong mag-antay, di ba? You don't take time to appreciate the journey, di ba?
dapat kasi yung mindset natin, coaches, is pang long term, di ba? Yung mindset mo should be, you are posting this content to reach 10,000 people, of which sana all of them maging interested in what you offer and eventually mag-join. You are sharing your journey sa I Watch That Page business mo, di ba? For all, di ba? For all people na makikita ng post mo, for them to be inspired and be interested in what you offer and eventually mag-join sa business mo. Diba? Patience. Isa yan sa mga key attribute ng pagiging businessman. Dapat may patience ka sa lahat ng bagay. Kung patient ka, nakakapag-isip ka ng maayos, mabilis mong naiintindihan ang mga bagay-bagay. Kung patient ka, gumalaw, diba? Patient ka mag-isip, patient ka magsalita, patient ka magtrabaho, mabilis ang pasok ng pera. Diba? Okay. Fifth reason kung bakit hindi ka kumikita sa iWatch.ph business mo is commitment. Hindi ka committed sa ginagawa mo. Meaning, hindi ka seryoso. Diba? This could mean marami kang ginagawa of which hindi ka naman kumikita kesa paglaanan mo ng panahon ang pagnenegosyo or akala mo aasenso ka kapag ginalangan mo ang trabaho mo bilang empleyado or you know ang gulo ng buhay mo, ang dami mo ng problema, ang dami mo ng iniisip, wala ka ng space sa utak mo para sa pagnenegosyo. You can have your reasons, coaches, and I don't have anything against that, but you know, there's just one thing I know. Kung committed ka sa ginagawa mo, kung ano man ang magiging resulta ng ginagawa mo, mangyayari 'yon. 'Di ba? Sa business natin, we don't force people to join us. Diba? We inform them, we introduce them about the platform, about the business, tell them success stories to make them inspired and aspire to be better, and eventually help them reach what they want to achieve in life. And if they realize na ma-achieve nila yung goals nila through iWatch.ph, then we have achieved our purpose sa business. Diba? So kung committed ka sa pagnenegosyo, you do all things applicable para lumago yung negosyo mo, patient ka, committed ka, and consistent ka sa pagmamarket ng negosyo mo, may mga rejections man, may mga problems mang dumating sa'yo, of course, definitely may solution naman, but still hopeful ka na magiging successful ka through iWatch.ph. After 3 to 5 years of doing iWatch.ph, may sariling bahay ka na, may kotse ka na, and maayos na yung pamumuhay ng pamilya mo, di ba? Kapag ganyan ang thinking mo, sinasabi ko sa'yo, coaches, you are on your way to success. So, thank you so much for joining me in this video, Facebook Live, and I hope marami kayong natutunan dito sa Facebook Live na to. Have a good day, coaches. Happy Wednesday!